Okay guys, good afternoon, good evening, good morning sa mga nanonood. Okay, welcome to my blog, welcome to my YouTube channel, welcome to our English, Korean, Tagalog. Sa lahat ng nanonood, magandang gabi, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, and comment. Okay, so ang lesson natin ngayon ay review ko lang to, actually na-upload ko na to, pero dahil sa mga para sa ating mga seasonal workers na aalis daw ngayong March, para sa inyo to. Ito ay exclusive na kinuha ko talaga dun sa book ng seasonal workers. So para sa inyong lahat to. So good luck sa mga alis na this coming March, at binabati natin lahat ng mga taga LGU sa pangunguna ng ating kagalang-galang honorable at makisig na mayor Redel Janicio. Good evening po, at salute sa inyong lahat, sa mga kagawad mo at sa mga staff. Magandang gabi sa lahat. Good morning, good evening, at once again, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, and comment. So, etong reviewer na to ay makakatulong din sa inyo. Alam ko may schooling yata kayo dyan, pero ito, hindi ko sure kung ito yung gagamitin yung books, no? So, pansamantala, review lang tayo dito, nood lang kayo, at good luck sa mga aalis ngayong March. Okay, so sana nakikita nyo, malabo yung ano ko, no? So again, our lesson for today is about vowels. Actually, ito ay review na lang, na-upload ko na to, pero sinunod ko lang yung para talaga sa seasonal worker. Ito yung guide sa seasonal worker, no? So, ito. Hanggugo, ang basa dito is hanggugo parum yugipo. Korean pronunciation notation or Korean pronunciation law. Parang hindi naman totaling law. Rule. Okay, so vowels and consonant in Korean. So ang vowel sa Korean is moom. Ang consonant is jaum. Ganito isulat. Ang moom is ganito isulat. As what I said, reviewin niyo yung upload ko na yung one by one na letra na ganito nandoon. So, ito, pansamantala, ito muna ang reviewin natin. So, ang basa dito is mo-um, vowels, jaum, consonantic. Okay? So, han, ang ibig sabihin ng han is hanggugo. Pinagsilang, no? Hanggugo, Korean, yongo is English. So, ito yung lahat ng alphabet nila. So, dinibide na lang sa vowel at consonant, no? So, sa Korean or han, hanggugo yan. Gawin na natin, baka mali to. Kaya yan han, yan ay hanggugo. Hanggugo is Korean, okay? So ito ang alphabet nila, no? Ang basa dito is A. As what I said, ituro ko na yung stroke ng sulat. Puntahan nyo na lang sa vlog ko. Ay, dun sa mga, sa unang-unang upload ko is vowel and alphabet. So kung paano isulat, nandun yung stroke, no? So ngayon, babasahin na lang natin isa-isa. Para mabilis tayo, masundan ko to. Ito talaga, kinuha ko dun sa book for seasonal worker, no? So, ang hanggugo, Korean, ang basa dito is A. Sa yongho, sa English is, ito yung A. Tapos ito, ya. Ya, sa English. Sa Korean is O. O. Parang hindi siya bilog. Ang bibig mo is parang, pag binigkas mo to is nakabuka. Nakabuka yung bibig natin. So, O, okay? Ito naman is yo, kung napansin nyo, di ba, isa lang dito, no? Dito, naging dalawa na. So, yo, ang basa dyan. Yo, parang pareho sila ng buka ng bibig. Yo, tapos O, ito yung O natin. Magkaiba yung O at saka O. O at saka O, ito yung O natin. Ito naman O, parang ganun, because ang U, O. O, tapos ito is yo. Kung napansin nyo, isa lang siya, no? O. So, naging dalawa na sa taas. Ang basa dyan is yo. Ito parang T sa English, pero ang basa dito is U. Okay? So, kung napansin nyo, dalawa na rin yung guhit sa baba. Ang basa dito is U. Ito naman, isang ganun lang. Ang basa dyan is U. Ito naman is I sa atin is E.
Okay? So, again, hindi ko na ulit-ulitin. Medyo kaka-implant ko lang. Nang isang araw kaya hindi ako makasalita ng mabilis. Okay, so ulitin natin. Hangugo, Korean. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, u, i. A, ya, o. As what I said, dito bilog na pag binigkas mo to, yung bibig mo is nakabuka. O, o. Unlike sa o, o. Bilog yung bibig natin, no? So, ito is o. O, o, yo, o, yo, u, yu, u, i. Okay, so hangugo again, Korean. Vowels pa din to. Ito yung double vowel na tinatawag. Ito naman yung single vowel. So, ang vowel at consonant is nadidivide sa single and double. Single and double. Yung double sa consonant is yung tinatawag natin na double A, double B, double ganon. So, sangkiyo ang tawag dito. So, again, punta naman tayo sa sunod. Hangugo, yung double vowel. Yung hangugo, Korean. Ang ibig sabihin ng ha, ang basa dito is hangugo. Han. O, pupunta tayo, makikita nyo dyan yung H, yung isa-isa, no? Hangugo, Korean is, ang basa dito is e, parang kabaligtaran nito, o, e, ganon, hindi siya i, hindi siya e talaga natin. So, e, ye, pareho siya ng buka ng bibig. Parang pareho siya ng bigkas, pero e lang ito, ito naman is ye. Nadagdagan ng y, kung napansin nyo, ito walang y, e. Nadagdagan ng y, ye. Isa lang yung guhit sa gitna, kung napansin nyo. Pagdating dito, dalawa na, no? Ye, ang basa dyan. Ito naman, parang ito, napansin nyo siya, ito naging double, no? Pag wala yan, ito siya, ah. So, nilagyan pa ng isang guhit uli is, nilagyan pa ng isang guhit, di ba? Ito, oh, nilagyan, nag-double. Parang et sa atin, pero ang basa dyan is, e. Kung napansin nyo to, isa, dalawang guhit, isa, dalawa, tatlo, pali naging tatlo. Pagdating dito is, nadagdagan isang, ng isa pa uli. Dino-double lang to, ha? Pansinin nyo, dino-double lang to, ano? So, e, ye, e, ye, wa, we, wo, we, o, o. Ito kasi parang we na o. Parang pag pinanounce mo ito is we, wo, parang ganon, wo. Tapos we, u. Kung napansin nyo, as what I said, nadodobo lang yan, ha? Ito, o, dinagdagan lang ng isa yan, o. Dinodobo lang yan. Kaya kung pag meron na nang hindi, ito naman dadagdagan. Ito, dinagdagan ng A. Yun, o. Oh. Dinagdag dito yung ano. So, ulitin natin para hindi tayo malito, no? E. Sa Korean is E. Ye. E. Ye. Magkaiba to, ha? Ye. 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 Ito yung tunay na ye. Ito naman yung parang sinasabi ko na O. E. Ye. Ye. Wa. We, wo, we. Actually, dalawang pronunciation dito. E dito na we, o, we. Pwede siyang we. Nagda-double pronunciation yan. We, tapos we. Pansinin nyo yung we at we. Kabaligtaran yan ng e. Dito naman sa baba, ito sa taas. We, then, uy. Uy, ang basa dito. Uy. Uy. Isang ganito. Tapos, dinagdagan lang ng isa. Napansin nyo? Okay. So, punta na tayo sa jaung or consonant. Tapos na tayo sa vowel. Isa pang review, no? Ang vowel sa Korean is mo-ung. Okay? Ganito ba sa isulat? Mo-ung. Vowels. Hangugo. Ang ibig sabihin ng hangugo or han is Korean. A, ya, o, yo, u, yu, u, i. Single vowel, single vowel, a, ya, o, yo, u, yu, u, i. Tapos yung double vowel, napansin nyo, nag-double-double na siya dyan. Dito rin yan ang galing sa single, dinagdagan lang yan ng mga guhit-guhit. Pero huwag kayong mag-concentrate yung pagbasa. I mean, huwag kayong masyado malito at ma-confuse. Basta
pag nakita nyo ang, anong tawag dito, letter or character na to, alam nyo lang basahin, no? So, itong parang H sa atin na to, pero hindi siya H, ha? Ang basa dito is E sa English. Okay. E, ye, e, ye, wa, we, wo, we, u, o, wo. Pwede din siyang we, pwedeng o, ganun. Parang pag binigkas mo to, natatanggal yung silent W. Wo, o, parang yun na lang natitira. Tapos we, uy. Okay, so, yung vowel natin yan. Punta tayo sa ja-um. Ja-um, 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 consonant. Okay, hanggugo, Korean, ang ibig sabihin yan. Okay, dito, pag single-single pa lang yan, wala yung sound. May kanya-kanyang pangalan yan. So, sasabihin ko muna yung pangalan niya ng single. Wala pa siyang sound, as in letter pa lang. So, ang tawag dito is kiyo, niyun. Ito, oh, parang number 7, pero hindi siya 7. Ito naman parang capital L, pero hindi siya capital L. Pero ganun nyo lang tingnan, no? So, ang basa dito, pag single pa lang at wala pang kapartner or hindi pa siya word, wala pa siyang sound. May sarili siyang name, okay? Kiyo, niyon, digut, ril, piyup, niyon, piyup, siyut. Itong bilog na ito is iyong, ang basa dito is iyong. Iyong pa, may name siya, ha? Iyong. Never mind the spelling na lang, basta yung pronunciation, no? Iyong, iyong ang tawag siya pag single pa lang. Pag ito ginamit na sa word, at sa baba na punta, tuturo ko sa, kung ayan, no? Sa baba na punta, ang basa dito is yong, yong, nagiging NG sa baba. So, huwag tayong mag-concentrate doon. Yung pronunciation mo na or yung name niya. Ulitin ko lang. Kiyok, digut, ay kiyok, niyon, digut, real, niyon, piyok, siyot, iyon, jiyot, siyot. Okay? So, sa English is, pwedeng maging, eto, pwedeng maging G, pwedeng maging K. So, dalawang pronunciation niya. So, itong parang L na to is, N sa atin. Ito namang D. Itong ganyan, kabaligtaran to ng basta ito yung character ng D is pwede siyang D, pwedeng T. Ito naman is real, real. R at L pareho lang. Pareho sila ng pronunciation. Kung napapansin nyo si Ryan Bang, bakit yung letter R niya nagiging L? Akala nyo bulol, hindi siya bulol. Ito talaga yung pronunciation dito. R and L is isa. Lamyon, ramyon, ganun. Ano pa? Basta, napapansin nyo si Ryan Bang na parang bulol pag nagbikas ng ganito, hindi po siya bulol. Yun ang tamang pronunciation ng alphabet nila, no? O ng letter nila. So, itong miyum is M. Piyup is pwedeng maging B, pwedeng maging P. Ang S, ganito, siyut ang tawag sa kanya pag wala pang, pag single-single pa lang. Itong bilog na ito is iyun, tapos ito yung character na ito is siyut, J. Ito naman siyut is CH. Pero, pag pwede mo na yung gamitin na, pag nalagyan na, pansin niyo, pwede mo siyang sabihin na, Canada, Rama, Pasa, I, sa, I, iyong, Canada, Rama, Pas, sa, iyong, chiyong, chiyo. Canada, Rama, Pasa, cha, ja, cha. Canada, Rama, Pasa. Ito, as what I said, wala pa siyang sound kanina. Pag single-single pa lang, iyong, so, pag ginamit mo na yung Canada, Rama, magiging anas siya, ha? Kasi may rule yun. Huwag kayo malito, ha? Huwag kayo masyado malito. Hindi naman kayo mag-exam. Ulitin ko lang. Para hindi ka, as what I said, pag single pa lang siya, yung wala pa siyang word, ang meron siyang single name, katulad sa atin na A, B, C, ganon. So, may name sila. Kiyok, Niyon, Digot, Riyon, Niyon, Piyop, Siyot, Iyong, Jiyot, Chiyot. Pero, pag nag-combine na sila, lalagyan lang siya ng A. A lahat dyan, magiging Canada, Rama, Pasa, A. Ja, cha. Okay? Canada, Rama, Pasa, A. Ja, cha. As what I said,
pag meron na siyang combination na, pag double na sila, magkakaroon na siya ng sound na Kanadarama, dadagdagan siya ng adyan, alahat dyan, para maging Kanadarama, para madali lang i-pronounce. Kanadarama pa sa adyacha. So, yan yung sa English, G, pwede siyang G, pwede siyang K, pwede siyang, ito naman N, ito namang D, pwedeng T. Yung real, I mean, yung real or rock, isa lang ang pronunciation nila dito ng R at L. Itong neum or ma, M. Ito B, biyot, ang pronunciation niya is B or P. Siyot is S, iyum is NG, jiyot is J, chiyot is CH. Okay, so punta tayo dito sa kabila, di pa tayo. So, ito ay single consonant. Ito naman ay double consonant. Kung napansin nyo, isang guhit dito, naging dalawa na dito. Yan pa rin siya, dinagdagan lang. Pero hindi lahat ha, hindi lahat. Okay, so ito lang. Ito ang basa din dito is K. Cute. K, ito naman. Kiyok, tigot, piyok, piyot, sang kiyok. Napansin nyo, dalawa lang, naging dalawa. Kung ito'y D, single, double D, double S, double J. Kung sa salita natin. Pero, ang ibig sabihin ng double dito, sang. Pag sinabing sang, sang dungi, parang kambal. Kambal, dalawa. Pag narinig yung sang dungi, sang, as in dalawa. Okay? Sang dungi is kambal. Parang kambal. Sa atin is double. So, ulitin natin. Kiyot, tiyot, piyot, hiyot, sang kiyot, sang digot or double D, sang piyot or sang siyot, sang jiyot. So, itong K na to, ito yung talagang K. Itong isang ito, it's either G, merong mga word na magiging G lang at magiging sound G, sound K. Ito naman, as in, K lang, no? Ito na parang letter E, letter B, letter E sa atin, ito ay T ang pronunciation niya. Tapos ito, na parang sharp, hindi naman pala sharp kasi ang sharp ganun. It is letter P. Itong hiyot na to, or H, maraming pagsulat niyan. Pwedeng paganto, paganyan. Pwede naman na paganyan. Ay, hindi. Iba-ibang pagsulat. Pero huwag na kayong malito sa pagsulat. Basta maging familiar lang kayo sa ano, sa eraser ko dito sa baba. Basta maging familiar lang kayo sa basa. Hindi naman kayo magbabasa sa form. Kaya lang, need nyo rin talaga itong maintindihan. Para kahit paano, may nakita kayong nakapaskil dyan, eh, mababasa nyo, di ba? Ulitin natin. Kiyot, tigot, piyot, piyot, sang kiyok, sang digot, sang piyop, sang siyot, sang jiyot, sang. Ibig sabihin ng sang, double. Double D, double K, double D, double P, double S, and double J. So, oh my God. K, T, ito is P, ito is H, ito is double K, ito is double T, and ito is double P, double S, double J. Okay, so ulitin lang natin yung consonant. Hindi ako masyado makatagal. Gusto ko lang talaga mag-review ito kasi masakit pa yung aking mukha. Okay. Oh, masakit talaga. K. Kiyok, neyon, digo, triol, neyon, piyop, siyot, iyong, jiyot, chiyot. Okay? Kanadara, mapasa, ajacha. So, ito, ang corresponding sa ano nito sa English is G or K. Pwede siyang G, pwedeng K. Ito naman na parang L na to, N yan. Ito naman is it's either T, D or T ang pronunciation niya. May mga special word or I mean may ibang word na ang pronounce ay D, may ibang word na ang pronounce T. So ito naman real or ra. Isa lang ang pronunciation ng R and L. Tapos itong medium or ma is M. P, B, U, or B. Pwede siyang B, pwedeng P. Unlike sa P na to, mag-isang P lang siya, ha? Pansinin niyo to, magkaiba yan sila. Ito, B. Pero, merong pronunciation din yan na pwedeng P, pwedeng B. Malalaman niyo na lang yan, ituturo ko din yung mga word. S, or C, U, S, yung I, yung N, G. Pag sa baba yan na pa,
lagay. Katulad, nakikita niyo yung bilog na yan? Yan yan. So, pag sa babae na pwesto, NG ang pronunciation yan. Kaya yan is yung. Nakita niyo yung yo? Yo? So, hindi ko muna kayo lilituhin kung bakit marami yan. Dito lang muna tayo mag-ano sa single vowel, no? And consonant. So, ito is iyong, ito is G or G-yut, G-yut, or ja, is J, cha, or C-H, cha, okay? So, again, yung double consonant, kiyut, tigut, piyup, hiyut, sangkiyut, sandigut, sangpiyup, sansiyut, and sanjiyut. So, sa English, ito is K, ito ay T, ito ay P, ito ay H, ito ay K, ito ay T, ito ay double K, double T, double P, double S, double J. Okay? So, ulit lang natin. Vowel and consonant. Isang review na lang siguro. At parang ano. Okay. So, A. Yeah. So, ang A sa Korean, sa English ay ganito. Ang ya sa Korean, sa English, yan. Ganyan isulat. Ito yung tawag dito. Character na ito or letter na to sa Korean is O. So, ganito i-pronounce sa English. Ito is Yo. Ganito i-pronounce sa Yo. Sa English, Yo. Sa English, or ang basa dito is Hangugo. Ito is Yong O. Okay? O. Ito yung O sa atin. Ito naman Yo. Kung napansin nyo, isa lang sa taas, naging dalawa na dito, no? So, ang basa dito is Yo. Sa T na to, pero hindi ito T, ito ay U. Pag parang T, o siya. Pag baligtad niya, di ba, tinama, nasa taas yung cross, ito nasa baba, o yan, pag nasa baba. Pag nasa taas na parang T, o siya. So, kung napansin nyo, dalawa na yung guhit dito. Kanina, isa lang, so, naging dalawa. Yan din yan, ha? Okay, malito. Pag dalawa na, U, ano ang basa dyan? Ito naman, itong vertical na ay, yan ganyan. U ang basa dyan. Ito naman, isang line lang, pababa is E ang basa dyan. So, ito yung single vowel, ito yung double vowel. So, as what I said, kung napansin nyo, dinagdagan lang siya dito ng isa, no? Yan. Yan. So, ang basa dito sa Korean, or sa Hangugo, Hangugo, ang ibig sabihin ni Korean, E, Ye, E, Ye, Wa, We, Wo, We, O or we, we or uy. Sa English nito is e, ye, e, ye, wa, we, wo, we, o or we, we, uy. Okay? Punta na ulit tayo sa consonant. Consonant to, ha? Consonant is ja-um ang basa dito. Ja-um or ja-um consonant sa English. So, hangug. Ang pagbasa pala dito is mula sa taas, pababa. Pag may letter sa baba, pag ganyan ang basa niyan. Hangug o. Hindi mo babasahin ang katulad sa atin. Hindi, hindi ganon. Basta meron sa ilalim. May mga word kasi na wala na, oh, halos lahat yan sila meron. Okay? So, again, Korean. Kiyup, digut, niyun, digut. Triyut, niyum, piyup, siyut, iyong, jiyut, chiyut. Or, pag nilagyan ng A, para madaling i-pronounce, Canada, Rama, Pasa, A, Ja, Cha. Okay? So, ito, yung kiyuk na to, or yung ka, pwede siyang G, it's either G or K. May mga word na magkaiba yan. Dalawa siyang ginagamit. So, ito is N, ito is D or T. Ito is riyul or ra, R or L, miyum or ma, M, B, D, T, B or P, S, S, okay? Ito ang pronunciation nito, as what I said, pag silent pa lang siya is iyong. Pero pag, as what I said, pag napapunta dyan, NG ang pronunciation niya, ha? Ito naman J or ja, J, cha, or chiyut is cha. Ito naman, kiyuk, kung napansin nyo, nagdoble lang ng guhit sa baba. Ayan, no? Diba? Isa lang yan. Dito, naging dalawa na. Ito yung eksaktong K. Tapos itong T, eksaktong T din. Hindi yan, no? So, ito is piyup, hiyut. Piyup is P, hiyut is H.
Or, pwede rin siyang maging kata, paha, ka, pa. Pagka naging double na yan, nagsang na, matigas na yung pronunciation nyo. Kung ito is ka, kasi iisa, ngayon dalawa siya, magiging ka, ka. Parang may hangin. Parang may hangin. Ka, ta, pa, sa, cha. Cha-jang-myon. Cha-jang-myon. Okay? Pang, pang. Okay? Pag doble yung word, parang matigas yung bigkas mo kasi dalawa sila. Parang sa atin din, no? So, again, kiyok, tigot, piyok, hiyot, ki, san kiyok, san digot, san piyok, san siyot, san jiyot, or ka, ta, pa, ha, ka, ta, pa, sa, cha. Parang mahangin siya pag binigkas mo, pag binitawan mo sa bibig mo. So, yung sa English yan, K, P, P, H, K, ay double K, double P, double P, double S, double J. Okay, sige. Balik-balikan nyo na lang at medyo binabawalan pa ako ng maraming salita dahil sa aking ngipin. So, again, maraming salamat sa mga nanonood at manonood pa. Please, like, share, and of course, watch nyo. And don't forget to click the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod pang video. Ang nire-review ko sa ngayon muna is para sa mga seasonal workers. So, kinuha ko to sa book na talagang, I think ito yung ginagamit sa seasonal. So, pero meron pa din po akong ibang upload. So, panoorin nyo lang. Pero for the meantime, i-review nyo to. Palagay ko itong pag-aaralan nyo. So, may isusunod pa ako siguro kung mag-okay yung ngipin ko, makapag-vlog ako bukas or Martes. Okay, so again, thank you for watching. Salamat sa mga nanood at manonood pa. Okay, maraming salamat for watching. Again, don't forget to click like, subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi tayong updated sa susunod ko pang video. Thank you, guys. Thank you for watching.